against them. And here we go! For the first game ng Brennan Esports laban sa Alter Ego, the redemption arc ng Black and Yellow. Ito na kaya yon. Let's find out! It's the best of three, mga kaibigan, Brennan Esports. Mainit na early game ang laban dapat nila with their skills. Everyone is actually early game, aside from yung Claude, di ba? Indeed. Gusto ko yung ginagawa dito ni, ano, ni Losty na tinitignan niya agad kung baka kinukuha ni Leo Murphy or nililist yung orange box. Uh-huh. So, pinansin niya agad kasi yan yung usual na ginagawa. Eh. So, suntukan yung dalawang tanke ka agad dito, ha? Grabe, ito, the skirmish is real. Binibigyan agad Leo Murphy, hindi naman magpaparatalo dito. Akalain mo yun. Mm-hmm. Pero again, medyo nagamit niya yung ano niya, heal niya doon. So, advantage niya yun kahit konti. And sa PC, hindi mo magagalaw to sa taas. Medyo mahirap yan. Hanggat wala kang Hurricane Dance, hanggat wala kang Thousand Pounder combo, medyo hindi niya mahuli yan. So right now, they're trying to really keep it together. Walang lumalabas ng lane. Walang nagpapakita masyado sa Brennan Esports. Exactly. Pero look at how, ito ah, sa mapa ako nakatingin ngayon, Rockhart. Look at the Akai. Tignan mo yung ginagawa niya. Hindi na hinahayaan doon si Losty na putahan yung Ling. Pinisecure lagad nila dito yung double buff ng Ling. Ayun na nga, flat PC. Pero yeah, dito mo masasabi, ganito nila kakilala ang isa't isa. Oh, naging bodyguard na lang bigla si Leo Murphy. Alam kasi ni Gurren ng Alter Ego na susubukan ng Brennan Esports na take down agad yung 1-1 sa top. Kaya sabi nila, oh sige, diyan ka na ba muna Leo Murphy. Okay na kami dito sa mga lane namin. Hindi kami action. Mm-hmm. Alagaan mo lang yung 1-1. Yes. Kumbaga, pwede natin sabihin na a slight pressure on the side of Brennan Esports dahil medyo sila yung mas kailangan gumala on the early game. Pero hindi rin naman natin maikakailanan. On the late game, papalag pa rin naman ang lineup dito. Pero ito na nga, nagsimula na yung Blazing Duet dito ni Carl TZ. Pero just to clear the minion wave here on the mid lane. It's the farming game. Early game agad. They wanna really stick to that, to what they're strong with. Ayan, laban agad sa turtle the moment it spawns up. And right now, wala sa posisyon. Hindi kayang umikot ng rest of the team of Alter Ego. Kita mo yung 1-1, nandyan lang yan hanggang mamaya. Tapos yung Ling na to, most likely bababa din to in a few moments. Pero don't forget, si Flap TZ nakaabang din. Yes, and that's a slight technical difficulty na we had on the broadcast. Pero yun na nga, yung positioning doon sa huli natin na nakita na feed, it's a 3v3. Pero mas mabilis ang responde dito ng Alter Ego we're in kasi yung Ling, pwede siyang mag-flinch poise lang. Pwede siyang mag-flinch poise sa pader, no? So, pwede silang mag-4-man agad doon sa baba. So, Brennan Esports needs to be a little bit more careful. Although, tingin ko, under-level pa eh. Tingin ko, under-level pa yung Ling. Most likely, hindi niyang magagawa agad yun eh. Na yes, nag-agree ako sa'yo. And one thing din kasi, no, sa recent na naging patch natin, but before we talk about the patch, sino nga kaya yung nakakuha nung turtle bot? Regardless kung sino man yan, I might say na parang pantay pa rin yung gold eh. So regardless kung sino man yung nakakuha noon. And so far, mga kaibigan, I may say Brennan Esports ang nakakuha dahil look at the score para pala Rockhart. Yes. 3-1. 3-1. May laban na naganap. May madugong laban na hindi natin napansin. Yes, pero ito si Mr. Inspired Remo going against si Yam. And that's gonna be a killing spree para dito sa tangke ng Brennan Esports. Kumakaway. 4-1 sa kill score. Mga kaibigan, Pew, nasa gitna, keeping it steady, Udil, nasaktan. Nasaktan na nga, indeed, pero naitulak si Flap PC. Pero saan nung gagawa mo? Pero dahil nakatakas pa nga naman din, Losty on the back, and dito ng Alter Ego looking for the right moment para sumipa. Hindi na iti-take dito ng Alter Ego yung chance na masipa sila dito ni Losty. Face check, napagdikit yung dalawa, medyo nasaktan doon si Pew Rockhart. Yep, and Pew has to go back, Losty as well. Hindi niya kakayanin yan if ever mag-start ng crossbow of tank itong si Pai. Kaya ngayon, back muna sila. Flap TZ back onto the lane, making sure na walang masayang experience para dito sa Brennan Esports. Yes, so far dito, regardless na mataas yung kill ng Brennan Esports, ang Alter Ego, nakakasabay sila sa gold. Sobrang dikit nito, mga kaibigan. Carl TZ, once again, they're going for the second turtle of the game. Leo Murphy, na-spot out sila dito ng Alter Ego. Medyo low si Rebo dito, kaya medyo alanganin pag nag-start sila ng fight, pero they want to go for 4v2 in the top lane. Turtle Wills goes down into Carl TZ. Nakuha ni Carl TZ yung pagong, sino pa ang susunod? Si Rebo namatay doon sa likod. The double kill naman dito ni Flap TZ. Ang mga members dito ng Alter Ego, si Fai na yata ang susunod. Pero itong Eskinita na dinaanan mismo ni Elsa, tinalunan with a BMI doon
ni Carl TZ, babalik siya sa Unggoy. Ayun na nga. And Few still zoning out the members dito ng Alter Ego. Rock Hard, I may say, nakalamang doon ang Bren Esports. Slow and steady, lumalaman ng konti. Flap TZ diving under the tower. Ganun sila ka-confident to take these fights. Look at that, kinuunti-unti niya Selly Boy. Oh my, Flap TZ on a roll. Nakita mo yung ginawa niya doon. Nag-slicing siya doon sa loob mismo ng tore. Pero kasi meron siya nung ano eh, nung sequence, yung skill 2 ng Matilda wherein pwede siyang mag-dash in papunta doon. So lasty dito, tinitignan yung purple buff ni Selly Boy. Ang tanong, makakancel? I don't think na susubukan yon ni Lasty. Yes. Ito ginagawa nung dalawang tanke natin dito. Talagang nasa kanila ngayon ang bola, Rockhart. Right now, very unlikely that they're gonna go for anything. Pero sa ngayon, ang gusto lang naman ng Bren is makita kung nasaan ang mga miyembro ng Alter Ego. Lumalamang na ang Bren Esports right now. 1.5k on the gold lead, 7-2 sa kill score. Right now, they can catch more. Lasty with a kick. With the kick doon sa kay Akai. Pero I don't think na mapapatay. Selly Boy going in. Carl TZ using the Blazing Duet just to show the members dito ng Alter Ego. Both teams maingat. Pero alam natin, Bren Esports ang mas lamang dito sa early stages of the game. Rock Hard, can they keep this up? Yun nga, yun ang kailangan nilang gawin. They have a good momentum already. Huwag nilang intayin lumakas pa si Selly Boy at si Pai. Pero ito ha, Leo Murphy, medyo nagdedelikado na naman sila dito. Pero masyadong malalim. Ito, may sipa bang magaganap? Selly Boy, ito ang nagiging ano eh, no? Anxiety ngayon dito ng Alter Ego. Hindi nila mahanapan ng farm or ng space si Selly Boy dahil yung aggression ng Bren Esports ay tuloy-tuloy. That's right, non-stop aggression. Yun naman talaga specialty ng ginawa nilang lineup dito. Again, sabi natin kanina, early game to mid game, talaga namang lalamang ang boys in black and yellow. At yun na nga, yun, dito, nakuha na naman dito yung pagong, patay na naman dito yung Akai. Sino pa ang susunod? Pero nagkadikit-dikit dito ang mga membro ng Bren Esports. Sina yata ang nagdelikado. Apat ang nawala, nag-wipe out pa nga yata. Flap TZ, hindi na siya susunod dahil baka mawala, pero papalag pa rin naman dito ang ating Benedetta. The super rookie is here, getting Pie on the run. And so far, bumawi doon ang Alter Ego. That's right, bawing-bawing ang Alter Ego. Kill score right now, 9-6. Isang bagsak. Pero ang maganda naman, nakuha ng Bren Esports yung turtle. Although right now, it is denied. Watch instant replay, see what happened there. Ang nangyari dito, Rockhart, na medyo nasulit sila nung ano eh, nung rotation nung ano ni Odile. Napagdikit-dikit sila doon, tapos parang naglayering yung mga skill ng Alter Ego. Hindi pa tapos yung instant replay, bakbakan na naman dahil si Yam, siya na unang mawawala, pero na-sustain yata nung Dragon, pero not today dahil sabi rito ng tank ni Lusty, siya pa nga yata'y nagmumukhang parang carry natin dahil yung Cho, siya mismo ang pumapatay. Initiate on sa likod, walang pake, gusto niya mahanap sino ba ang na-jit kundun ako. Si Pai dito, mukhang matitrigger niya kanya. Crossbow of them! We're flying! Here we go! Flap TZ is the one that needs to control this. Sa ngayon, yung crossbow of them na yan, nagiging threat din. Right now, after magkaroon ng duality passive ni Udil, talagang-talaga naman. Oh. May follow-up na sumusunod lagi. Yes, yes. Nag-agree ako sa'yo, Rockhart. Itong si Odile, siya ang nagpapahirap sa mga team fight. Dito si Lusty, ang ganda ng mga sipa niya. Sa totoo lang, hindi siya nagtitipid dito. Kahit si Leo Murphy, sipain ang sipain niyang Akai na yan. Yup, and right now, Flap TZ is trying to control this. Selly Boy, nasa baba! Sinubukan kunin ni Quarrel TZ, pero mga katakas muna sa ngayon, very, very low ang mga players ng Alter Ego dito oh, sa baba. My, still, Bren Esports, they are still the one driving the tempo nitong ating laro, Rockhart. Yes, dikit na dikit dito ang goal, pero I may say, ang may hawak pa rin dito ng mapa is Bren Esports. Bren Esports definitely looking like they have it. Carl TZ, pangatlong pagong ng laro. Nasa kanya, Selly Boy, nasipa! Nasipa nga, pero nakatalon doon sa pader. Back out na muna dito ang mga members ng Bren Esports. Kung mapapansin mo dito, Rockhart, yung gitnang tore, yung outer turret sa gitna, hindi pa rin matibag. Ganon, kahirap pasukin dito ang mga members ng Alter Ego. It's all because of Odile. Yep, that Loyi, talaga namang napakalaking sakit sa ulo. Right now, nasusubukan ang gawa ng paraan ni Lasty. Bigyan mo ng sagot.
Itong si Udil, again, positioning ni Leo Murphy, napakaganda pa rin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang Brett Esports. Oo, pero ang gusto ko dito, all throughout the map, Flap, PZ, and Rebo, kung mas papansin mo sa mapa natin, Rockheart, maghalos magkakasama yung mga members ng Alter Ego. Wherein, yung Brett Esports, mas confident sila. Flap, PZ, okay lang maiwan sa taas. Uh-oh. Si Rebo, okay lang maiwan sa ibaba. Pero dito sa gitna, ang lalaban, gonna be Lusty, sama po pa si Few. Now, Alter Ego still waiting for the right moment to strike. Pero si Carl TC, though hindi siya nakakakuha masyad ng kill, ang taas ng kanyang farm. Yep, aware na aware ang Brand Esports, hindi pwedeng lumaban. Kahit may turtle buff tayo, kailangan mag-ingat. Because right now, Alter Ego players, kayang-kaya pa rin bumitas pag nagkamali sila ng napakaliit lang. Oo. Oh my, I may say, Rockheart, naghihintayan na lang itong dalawang team na ito lumaba. Oh my! That blazing duet! Sobrang sakit! Mukhang mababasag lahat. Lahat. Finally, nabasag na yung tore dito sa gitna. Takbuhan na, talunan pa. Pero si Yam, pero si Selly Boy, masyado kang malalim. Si Pain dito ni Lusty, siya ang unang mawawala. Isama mo pa si Yam. Oh my, don't do this to us. Bren lang sa Kalam Rockheart. Dalawa ang nawala dito sa Alter Ego. And of course, dahil lang doon, hindi kailangan ng wipeout tore. Agad ang gusto ng ating mga tropa. The Black and Yellow. Oh. Wanna keep going at it, Lusty, keeping everyone in check. Walang lalabas! Walang bawal lalabas. Lumabas! Delikado to, Rockheart. Now, the purple buff, hindi na ngayon makakakuha si Selly Boy. Now, lumabas na rin dito yung Lord. This is a very good opportunity para sa Brain Esports na kuhain ito. Ganun na sila ka-confident. And I may say, hindi kayang sabayan ng Alter Ego yung mga sustain na nanggagaling from Flap TC, from Rebo. Itong dalawang side lane na to, hirap na hirap ang Alter Ego given ang lakas pa ng damage ni Carl TZ. Hindi kaya sumabay ni Lapay. Like, oo. Hindi pa sila activated. Napakatagal. Hindi nila kayang sumabay sa bayo. Napapaparapampam na sila, Rockheart. Tama. Ang Brenny Sports, tuwang-tuwa. Sila. Wala. Hindi ko na alam. Hindi ko hindi talaga. Kaya. Hindi ko na si masabi. Si gusto nang lumaban. Si Lusty nandyan din. And again, Selly Boy, nakita mo bang pumapasok siya with the Tempest of Blades? Wala! Hindi. Walang ganun. Hindi nila yon magawa dito sa Brain Esports Squad. This is a very confident team. Kung nung MPL ay medyo nakalamang kayo ng content, not today, not this time, this gonna be the first Lord. I may say, hindi pa yata Luminous Lord to, pero this, hindi to uncontested to, Rockheart. Uncontested. Look at Selly Boy. Hindi niya na pinili pang steal yun. Push na lang sa may bottom lane. Alam niya, hindi niya kayang sumabay. Hindi talaga. Walang kayang sumabay. Mm-hmm. Diba, yun ang maganda naman doon. And again, Brand Esports, kahit hindi Luminous yan, okay lang basta meron. Ganun sila gustong ka-secure. Kasi pag nireset pa nila yun, baka tumagal, baka makalusot pa. Ay. Yun ang gusto nila. Ayaw nilang mangyari naman. Mm-hmm. Nag-agree ako sa'yo, Rockheart. Now, Brand Esports, no bias aside, no bias. Sila talaga ang nakakalamang dito sa laro na to. What do you think? Ano ba ang paano makakabawi ba dito ang Alter Ego? Dahil ito na, yung Lord paparating na sa gitna. Kailangan talaga mahuli ng isang maganda. Itong si Carl TZ, pero kita mo naman, 2-2-4 lang yan. Pero after that, wala na nangyaring depths, di ba? Dire-diretsong objective. Right now, ang objective nila is yung tore na to. Yung tore nga doon sa itaas dahil nandun si Flap TC, pero yung sipa ni Lusty kay Leo Murphy. Pero I think makakadepensa pa naman dito ang Alter Ego Squad. Pero na-chip down halos kalahati yung mga tore nila. Oh my, mukhang yung aggression hindi pa rin hihinto. Look at Flap TC, pero si Leo Murphy tumalon, pero wala yata siya nagawa. Nagdalawang isip siyang umikot. Yung Hurricane Dance, hindi niya nagamit dahil siya ay nawala. Look at Carl TC! On to the backlane dito. Pinapatay-patay ang mga members ng Alter Ego, pero masyado na yata itong malalim, Rockheart. Pinilit na nilang basagin yung tore dito sa itaas. Lusty, takbo dito. Takbo, Brand Esports. Pero nakuha na nila kung anong kailangan nila. Dito si Mr. Inspired, si Rebo, tatlo, hinahabol ng mga tatlo members dito. Kalaban. Alter Ego, makakatakas kaya bumalag na lang siya dito, Rockheart. Wala na siya ditong magagawa. Hindi pero, na niya. Napatagal nila yun ng sobrang tagal. Pero, I think sapat naman na yun. Sapat na yun. Okay lang yun. Kasi the mere fact na hinabol-habol nila doon si Rigo, may oras na nawala. Nakuha naman na ng Brain Esport yung gusto nila eh. Mabasag yung base turret doon sa itaas. And ano bang consolation na nakuha rito ng Alter Ego? Wala. Now, wala. Selly Boy dito, nakikipag 1v1 kay Flap TC, pero may sipa kasama rito si Lusty. At
napilitan siyang mag-Tempest of Blade, pero nandito na ang mga tropa, si Few going in. Grabe, sinabi natin kanina dito, yung Joe, si medyo squishy. Pero si, ito si Pai, ha, medyo delikado siya rito, Rockhart. Ako po, huwag kang split push ng ganyan. Hindi yan maganda, flop tease right now. Gahanda-handa, Leo Murphy. Next target dito para kay Lusty. Si Ellie Boy, kaya naman lumaban ngayon. Tempest of Blades, kita mo naman hanggang ngayon, hindi pa talaga ginagamit na maayos yung Tempest of Blades niya. Oh no. Alter Ego here. This is probably the first time natin nakita na medyo padepensa ang kanilang mga galaw. Kadalasan natin nakikita ang Alter Ego, laging pasulong, oh, diba? Laging pasugod. Pero this time around, sobrang handa ng Bren Esports, and I may say, Bren lang ang malakas. Right there, they are showing it really, really strong. Talagang flex to flex. Sabi natin kanina, diba? Indonesian meta, steamroller all the way, diba? Talagang sasagasaan kayo kung kaya nila. Pero this time around, hindi sila makadepensa ng maayos. Hindi talagang nga. Nagpapanik siya. Silly Boy, muntik na makasplit push, pero hindi. Akala niya, kaya niyang sumimple, pero hindi niya magagawa yun. Ito kasi yung nagiging problema sa kanila, Rockhart. Hindi ganun ka, ano, hindi masyadong nag... hindi nararamdaman yung Yuzhong dito ng side ng Alter Ego. And Leo Murphy, katulad nung nangyari sa taas, tumalon siya palabas, pero hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin. Depensa lang, no? Mag-Hurricane Dance sana siya. So parang nawala yung plano or strategy ng Alter Ego. Pero now, hindi pa naman pwedeng maging sobrang kampante dito ng Bren Esports. Dahil yung comeback dito, kung titignan mo sa Gold Rock Heart, 1,000 lang ang lamang ng Bren Esports. Hindi ganun kalaki yun. Actually, wala pang one item yun. So, Bren Esports, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Here's the view. What you gonna do? Try go flop TZ. Taken down by Sally Boy. Oh, my. Abo! This is medyo delikado to, Rockhart. Kasi nag... Uy, si Carl! Oh, my! Oh, my G! Ito na yata ang hinihintay na comeback, pero not today pa rin. Nabaliktad pa! Nadikit nyo ako sa pader, pero hindi nyo ako napatay. Yun ang pinagkaiba noon, mga tol. Dahil si Sally Boy, nag-Tempest of Blade sa wala, sa hangin lang pala, pero hinahabol siya ngayon dito ni Flap TZ. Odil, sinusubukang iho hold dito ang Benedetta, pero meanwhile on the back lane, Lusty going against si Pai. Nako, yung crossbow of tang hipinilit niya na dito, pero may immortality yan, okay lang. So ikaw naman ngayon ang susunod, pero nako, si Sally Boy bumalik na dito sa eksena. Rockhart, hindi tumama doon yung espada ni Kuya Reeves. Oh my, two man down on the side of Bren Esports. Nako po, Rockhart, mukhang kumakambak rito ang Alter Ego. Dahan-dahang umaangat si Ellie Boy. Nakahanap siya ng konting confidence para ma-pull off yung dapat niyang gawin kanina pa. Although ngayon, ang base nyo, medyo natakakataranta. Pero right now, gagamitin ng Bren Esports yan para to-take nitong Lord. Yes, oh my. Che-check na lang ngayon dito yung rotation. Si Leo Murphy nagpunta doon sa may damo. Pero ito na, Rockhart. Oh, ayan na nga! The Hurricane Dance, Tempest of Blade, nagamit na naman patakas. Pero ang unang nawala is yung Akai. Sama mo na si Odil. Pai, takbo. Dahil ikaw ang susunod na mamamatay. 3-man down dito sa Alter Ego. Disiplina lang sa Bren. Kunin muna ang Lord bago tayo mag-push. Grabe, alam mo na talaga si Carl TZ, pag nagank na't lahat. Di ba? Na Hurricane Dance na't lahat, hindi pa rin nila mapatumba. Paano pa ngayon na may Lord pang kasama? Yun. Ang Bren Esports, 18-12 on the kill score. Gakabulan sa top lane, Few going straight into Sally Boy. Nasaan ang backup? Oh my! Akala ko mabubuhay pa siya doon using his Purify. Pero it's all good in the hood, mga tol. Dahil yung Lord, nasa kamay naman ng Bren Esports. Ako, masyado ka ng matilog, Sally Boy. Talon ka ng talon. Pinapasok mo si Few. Yan ang idol ko. Pero ito na, mga kaibigan, sa gitna, may bakbakan na naman na magagana. Flap, PC, medyo malalim, but he will be using his Electo Final Blow para makatakas. Wala ngayon ang jungler. Wala ngayon ang damage dealer ng Alter Ego. At yung Lord, paparating na sa itaas. 30 segundong kailangan magdasal ng malakas ng Alter Ego Esports.
Dot lane, wala pa rin minions, pero ang Lord nasa taas na. Gagamitin na kaya ito ng Brynn para mag-push papasok ng base. Sa malamang Rockheart, gagamitin nila tong Lord dahil malayo pa yung mga minions. Pasag na nga yung gitna, medyo sumegway pa dito yung Lord natin, nagbiglang liko. Pero ngayon mga kaibigan, tamang hold lang muna rito, Brynn Esports. They could potentially take the bottom lane. Pero ngayon, kinakabahan na ngayon dito ang Alter Ego dahil wala na silang Torre, wala na silang base turret here on. Oh my, Rockheart, paano? Paano ang comeback para sa Alter Ego? Meron pa ba? 5,000 gold. Pero looks like the base is already dead. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang Alter Ego? Pwede mo namang ipahuli si Leo Murphy. Pwede mo gawing gawin mo i-focus mo si Carl Tizzy. Pero ano mangyayari sa'yo? Si Flap Tizzy, si Ribo, nandiyan pa rin. Mm-hmm. Magwawala pa rin si Few. Mahuhuli ka pa rin ng idol of the kids. Yes. So, paano na yan? And diba? I like it. Look at the itemization dito ni Few Rockheart. Nag-wind of nature siya dito. One of the reason din kung bakit medyo namamicro niya rito si Celebule. Tama. Kasi kung mapapansin mo, siya yung laging pinapasok. And again, yung pinakamalakas na power ngayon ng Alter Ego is either yung mga normal attack netong si Pai, mm-hmm, o kaya normal attack netong si Celeboy. So, pag nag-wind of nature ka, halos mas maganda talaga yung epekto nun kesa mag-winter truncheon ka o anuman. Yes, yes. Nag-agree ako sa'yo, Rockheart. Oh my! Alam ko, yung mga Filipino fans natin ay medyo nagbubunyi na dahil ang laki ng kalamangan. Pero I like the decision making here ng Brynn Esports. They are taking this slowly. Nasa kanila ngayon ang bola. Ayaw na nila tong bitawan. They want to prove the Indonesian squad na hindi na mauulit ang nangyari nung una. Hindi pa talaga. And I think very, very close to the end na tayo mga tol. Naghahandaan na din ng Alter Ego Esports sa loob ng kanilang base. Wala nang lumalabas. Everyone's chilling like a villain right now. Si Kuya Leo Murphy, napapatipi-tipi na lang eh. Kasi wala, kumbaga, this is gonna be a turtle game para sa Alter Ego. Hindi na sila pwedeng basta-bastang lumabas. Oh. It's Brynn Esports, kung gusto talaga nila itong laruin ng punong-puno ng disiplina, eh, they really need to wait for the Third Lord and for Alter Ego. What do you think, Rockheart? Again, they have to contest. Yun, exactly. Ang Alter Ego right now, either they have to contest for that Lord at antayin nila ang Brynn Esports na magkamali. Yun na lang talaga ang win condition nila. Oo. Pag nahulog ng Brynn Esports ang bola, mm-hmm, dun lang talaga sila pwedeng makasteal. Pero other than that, malakas ang kapit ng Brynn ngayon. Indeed. Disiplina, ramdam mo, kitang-kita mo sa galaw nila sa mapa. Saka ganito yung magaling sa ganito yung Brynn eh, yung binibait nila yung Lord. Kasi alam nila na susubukan dito ni Celeboy na steal yan eh, using the Ling eh. Exactly. Diba? So ang gagawin nila kadalasan sa ganyan, i-debait nila parang half HP. Pero mukhang hindi na yata dahil masyadong malalim dito Celeboy. Pag napitas siya dito, this might be the end. Now, nag-respond na dito yung Lord Rockheart. Mukhang makakakita na. Ayun ang bakbakan! Oh! Pero hindi na yata dahil napitas siya doon ni Flap Tizzy, Celeboy! Oh my! Isa sa pinakamalaking pagkakamaling magagawa mo now that there is a Lord present 45 seconds para kay Celeboy. That clutch plays from Flap Tizzy, the super rookie doing wonders for Brynn Esports. Look at that. Hindi na nga kailangan dito, pero to, nagkakabakbakan na. This is gonna be the final hurrah for the Alter Ego squad. Inipit nila doon si Kuya Ribs. Hindi nyo mapapatayan dahil yan ay inspired. Sinamahan na siya dito ni Flap Tizzy going in. Hindi nila mapatay even Few. Oh my! Dalawang miyembro na dito ng Alter Ego ang nawawala-wala kasi dito si Celeboy. Bakit ka nagkamali? And 15 seconds. Hindi na enough yun, Rockheart. Dahil nakuha na ni Carl Tizzy. Ayan na siya! Ang Lord. Oh my, tuloy-tuloy na rito ang Brynn Esports and this gonna be the first game against Alter Ego. 1-0! Brynn Esports, pinakita nila na